A blessed day, everyone. Ngayon, ang pag-uusapan natin how to apply for YouTube monetization. Yan po ang pag-uusapan natin. Ituturo ko po sa inyo from application sa monetization sa apply sa Google AdSense at yung paglalagay ng video sa ating mga ng commercial sa ating mga video. This is Teacher Lumaban. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button. At kung gusto mo maging updated sa mga videos, please press the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Maraming salamat po. Sana ma-share nyo to sa inyong mga kaibigan. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Marami sa atin hindi alam kung paano nila malaman kung sila ay qualified na para sa monetization ng YouTube. Marami ang nagtatanong paano daw. Sabi ko, sige, gagawa na lang ako ng vlog para malaman nyo. Kasi minsan, nagiging problema, delayed yung email sa pagdating kung monetize ka na. Ang una natin gawin ay pumasok sa ating YouTube channel. Pagpasok sa ating YouTube channel, pindutin po ang icon na ito. Dito banda sa gilid. Siyempre, ang icon na ito, depende kung ano yung icon nyo doon o anong picture ang nilagay nyo. Okay, sabay-sabay natin pindutin. Pagpindot natin, lalabas po ang menu na ito. Sa menu, nakalagay yung your channel, for Teachers Membership, YouTube Studios, switch account, kasi kung marami kang YouTube channel ba, sign out, appearance, language, location, settings, your data, help, send feedback, and keyboard shortcut. Para po malaman natin kung monetize na po tayo, ang una natin pipindutin ay ang YouTube Studio. Sabay-sabay po natin pindutin para sabay-sabay tayo makapunta sa YouTube Studio. Ngayon, ito na ang YouTube Studio. May kita natin yung dashboard, content, playlist, analytic, comments, subtitles, copyright, monetization, settings, and send feedback. Yan po ang laman ng YouTube Studio. Ngayon, sabay-sabay natin pindutin yung monetization. Sige, sabay-sabay para sabay-sabay natin makita ang loob. Ito po yung loob ng monetization. Ngayon, sa monetization, makikita natin dito na qualified na ako kasi na-reach ko na yung 1,000 subscriber, na-reach ko na yung 4,000 watch hour. Kung nakita niyo po, dalawa na ito, may check na po pareho, pindutin na po natin itong apply now. Pagpindot po natin yung sabay-sabay natin pindutin. Ayan po. Lalabas yung tatlong menu. Step 1, review partner program terms. Step 2, sign up for Google AdSense. Step 3, get viewed. Ngayon, pansinin natin dito, nakalagay dito, di ba? Not started, not started, not started. Ngayon po, para makasimula na tayo, una natin gawin yung step 1, review partner program terms. Read and agree to the YouTube partner program terms. This is the agreement that makes it possible to earn money. Pindutin po natin itong start. Sabay-sabay po natin pindutin ang start. Ito po ang lalabas. Review
YouTube Partner Program Terms. Ito po yung nakalagay yung understand the terms. YouTube Partner Program Terms, monetization, tapos A and B, advertising revenue, subscription revenues. Ipindutin po natin scroll down. Lalabas po ang payment requirement, payment term, termination, governing law, and miscellaneous. Ngayon, kung agree naman po kayo, pwede nyo na pong tanggapin o i-check ito dito. I-check nyo po ang check button kung agree naman kayo sa term. Kung hindi kayo agree, syempre, ibig sabihin, hindi kayo pwede ma-monetize. Pag napindot nyo na po, mag-highlights po ito. Ito naman po yung sunod na pipindutin nyo. Pag pindot nyo, pansin nyo, nakalagay not started pa. Mamaya-maya po, after ilang seconds, magkakaroon na ng done. Ang bilis po nito ay depende sa bilis ng internet connection nyo o sa bilis ng device nyo. Dahil tapos na tayo sa step 1, ang susunod natin yung step 2. Sign up for Google AdSense. Create a new AdSense account or connect an existing one to your channel. You need an AdSense account to monetize and get paid. Kasi kung wala ka nito, hindi ka mababayaran. Kaya gagawin natin, pindutin ulit itong start. Pag pindot ng start, lalabas itong tatlong option. Yes, I have an existing account. No, I don't have an existing account. I don't know. Pag hindi mo alam, lagay mo itong I don't know. Pag meron ka na, itong yes, I have an existing account. Kasi ako, sigurado naman wala ako. Kasi kung meron ka naman, i-notify ka na meron kang existing. Kaya pinili ko itong no. Tapos pag pinili mo na, pinutin mo itong continue. Pag pinili mo yung continue, pag press mo ng continue, sabay-sabay tayo press, ito yung lalabas. No, I don't have an existing account. You will be redirected to AdSense to complete this step. You need an AdSense account to start monetizing and get paid para kumita na na. On the next screen, choose the Google account you want to create ads, an AdSense account which you will be redirected to AdSense to create new account. Once you are done, you will be redirected. Kaya pindutin na po natin ito. Wasa nabasa natin yung direction. Pag pindut natin, na-redirect na po tayo. Una, dito nakalagay yung email natin kung anong Gmail ang ginamit natin. Tapos, dito din nakalagay yung URL o yung website. Kung sa YouTube, syempre, yung YouTube channel mo dyan nakalagay. Nakatago lang yung sa akin ito, syempre, for safety reason din. Malay mo, di ba may mga hacker-hacker dyan. Hindi natin masabi. Tapos, get more AdSense, may dalawang choice. Yes, send me customized help and perform a suggestion. No, don't send me customized help and performance. Mas maganda po piliin ito para updated tayo sa mga bagong balita ng AdSense. Ngayon, pag pinindot natin yan, di ba na yes ko na, lalabas, pili ka ng anong country, anong territory ka. Ngayon, syempre, nasa Pilipinas tayo, ang pipiliin natin yung Philippines. Tandaan nyo, kung nasa ibang bansa kayo, pero temporary lang kayo dyan, kasi sabi natin may work kayo dyan, o nagbakasyon kayo sa ibang bansa, piliin nyo pa rin kung saan kayo talaga tatagal. Kasi mahirap na baguhin yan bandang huli. Kaya dapat kung saan talaga kayo tatagal, doon nyo na ilagay yung lugar nyo, anong country. Sa akin kasi, Philippines, kasi hindi naman ako maniniraan sa ibang bansa, malabo. Kaya pag pili ko ng Philippines, lalabas na naman yung, ito yung pili ko Philippines, lalabas na naman yung mga terms and condition. Yung access, yes. Tapos syempre, pindutin mo na naman to. Yes, I have read and accept the agreement. Pag na read and accept mo na yan, nalagyan mo na ng check yan, pindutin mo na create
account. Pag pindot mo na yan, di ba yan, nakikita nyo, nagbabasa na siya. Ibig sabihin, after ilang seconds o ilang minuto, depende po sa bilis ng laptop nyo or sa bilis ng device nyo, sa bilis ng internet nyo yung matatapos yung pag-connect. Dadaling po kayo sa Google AdSense. Ito, payment address, payment profile, tapos nakalagay po dito yung payment profile ID nyo. Tinakpan ko na din para sa aking safety. Kita nyo, di ba may account type, name and address yan. Nilagay ko pangalan ko na kagad. Automatic yan. Tapos, sa address, nilagay ko na po dito yung address. Manalo extension, barangay Bangkaw, Bangkaw. Tapos, inalis natin Puerto Princesa City kasi dito na po yung Puerto Princesa City. Di ba? Nilagay ko Manalo extension, barangay Bangkaw, Bangkaw, address 2. Puerto Princesa City Capital, yung city ko, 5300. Tapos, province ko, syempre, Palawan. Tapos, nalagay na yung Palawan, pipindutin na natin itong submit. Pagbindot ng submit, ayan, mag-redirect na siya to your host. We're redirecting you to your host where you can continue the setup and you can start using AdSense. If you're not redirected within a few seconds, click redirect. Ang bilis po nito, katulad sabi ko, depende sa device nyo or sa internet connection nyo. Once na pindot nyo na po, kunyari hindi pa kayo nag-redirect, pindutin nyo na po ito. Pag napindot, pag redirect nyo, babalik na kayo sa YouTube Studio ng YouTube. Ngayon, nakikita nyo dito yung step 2, not started. Diba? Pero, antayin nyo lamang po ang ilang minuto or segundo. Depende po sa bilis ng device nyo or ng internet connection. Ngayon po, yan, nakikita natin in progress na po siya. Ang approval niya po ay depende sa bilis ng pag-approve sa inyo. Kasi pong approval ng YouTube, manual po yan ng tinitignan. Tinitignan ko ang mga video na naka-upload sa channel nyo ay walang violation. Pag sinabi natin walang violation, dapat original lahat ng video sa inyo. Walang copyright o walang kinopya. Minsan sabi natin, meron kang video na ano naman, copyright free. Kaya lang, minsan, may mga nire-reject si YouTube na copyright free videos kung marami na ito masyado na uploaded sa YouTube. Or, minsan, depende din sa dami ng videos nyo. Kung ang dami ng videos nyo, nag-apply kayo sa monetization, madami. Ibig sabihin, may katagalan yung pag-approve sa inyo. Kasi tinitignan pa ng YouTube, isa-isa yung videos. Kung ang videos nyo iilan lang, syempre mabilis yun kasi konti lang yung re-reviewin nila. Tapos, ang ano din, tinitignan din kung kayo yung nasa video. Kung kayo yung laging nakikita sa video, ibig sabihin mabilis yung approval doon. May mga approval sa Google AdSense na ilang araw lang, ilang oras lang. Minsan meron pang isang linggo, minsan meron pang isang buwan. Kasi tinitignan manual yan ng YouTube. Sa akin kasi, after 3 days, nakareceive na ako ng email. Nasagay, congratulations. Once na nakareceive mo na yan, punta ka na kagad sa YouTube is studio mo, di ba? Pagpunta mo sa monetization, ito na yung makikita mo bago na yung menu sa YouTube mo. Tapos ang gagawin mo, punta ka sa content. Yan, yung content na to, ito ipipress mo. Pag nandito ka na sa content, makikita mo to, meron ng monetization. Ito yung pwede mong i-monetize, naka-off pa yan. Ibig sabihin, wala pa siyang commercial o hindi pa siya monetize. Ang gagawin mo, pipindutin mo ito.
Pagpindot, diba, lalabas yung dalawang menu, on and off. Pindutin mo itong on at pindutin mo itong save. Ngayon, pag na-save mo na yun, ibig sabihin, yung video na inon mo sa monetization, magkakaroon na ng commercial. Ganun lang po. Ganun lang po kadali ang pag-apply sa monetization ng iyong video. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay may natutunan kayo kahit papano sa video kong ito. Kung maisishare nyo po sa inyong mga kaibigan ang video na ito, marami pong salamat para po sila ay matuto din. Hanggang sa muli, don't forget to subscribe and hit the notification bell. God bless you always. I can do all things through